Okay, so ito na i-review natin ngayon. Corolla 3rd gen, papi, tama ba? Yes, Toyota Corolla KE35. Ayun. Nga pala, nandito tayo saan? Saan tayo ngayon, papi? Cagayan de Oro City po. Anong name ng shop natin, papi? Jets Car Wash and Auto Detailing, Cagayan de Oro City. Marami ito yung services like, ito yung BF-tint, kami authorized dito sa Region 10, sa Cagayan de Oro. Meron tayong car wash, full service ng car wash. And then meron tayong full detailing service. And then meron tayong sound setup installation, ceramic coating applications. And then meron din tayong mga paint na retouch. One-stop shop. Oh, one-stop shop. We try. One-stop shop siya. So, para ipakita sa inyo yung quality ng gawa nila, Paps, ito yung kanilang produkto, papi, no? Oh, ito. Ito na medyo ilang taon na to, Paps? 1978 siya, na model. So, 40 plus na. 40 plus? Oh. Tignan niyo kung gaano ka-pristine to, guys. Ah. Kayo nag-detail din ito, papi? Yes, detail. Kami din ang nag-restore from piece by piece lahat. Dito mismo sa shop namin, sa Jets. Papi, curious lang ako, bago magsimula ito, anong itsura dati? Bulok na siya. Marami siyang mga tama. Then, sira na yung pangilalim niya. Yung mga suspension, ganun din, sira na lahat. Yung mga headlight, mga grills, basag-basag na. Fender, isang piraso na lang. Tapos yung salamin, punong-puno na ng gas-gas. Mga chrome, kulang-kulang. Mga rubber, ano na siya, putok-putok na. Barag-barag, ganun. Oh, ito, kasi tumitigas to, papi. Tumitigas to eh. Bulok na siya, tapos wala na siya mga, ito tinatawag na chrome insert. Wala na siya niyan. Ito mga wiper, wala na rin. And then, kulang-kulang na talaga. Wala na yung mga ilaw, mga fender, mga bumper niya. Lahat yun, inalita namin. Kumbaga ano talaga, from zero? Oh, from zero talaga siya. Ang tanong ko, papi, is, paano yun? Kasi, di ba, syempre, ito, ano to, anong year ng Corolla natin? 1978 model siya. 78 model. Paano? Saan kayo nakakahanap ng mga pyesa na ano? Actually, ito, nung nakuha namin, nung binigay sa akin ng tropa, ano siya eh, kumpleto siya, pero kulang-kulang. Kumbaga, ang fender niya eh, ang mirror niya isa lang. So, meron pa siyang isang piraso na tira. So, meron kaming basihan. Tapos, yung mga ilaw niya, mga accessories niya, mga basag-basag, sira-sira lang. So, yun ang una naming hinanapan ng kaparehas. Kasi nung panahon na nakuha ko to hindi pa uso ang Friendster pa eh. Wala pang Facebook. Medyo bago na yung Friendster eh, no? Oo, matagal pa. Matagal na kasi ito eh. Kaya hirap kami. Kaya ito, kung makikita nyo, meron akong inano sa YouTube eh. Lately lang, last year lang namin siya na fully restored. So, yung mga parts nito, naipon namin for the last 7 years. Kung naipon na namin, nakompleto na namin yung parts for the last 7 years, saka namin siya pinul restoration para lahat ng mga brand new na item na nabili namin, naikabit namin na sabay-sabay. Kaya yan, from grills, chrome, bumper, fender, pati yung glass brand new. Yung mga salamin? Ito, yung headlight, yung windshield. Ano natin, windshield. Kasi ito talaga yung battered na part sa salamin eh, kasi nandiyan yung wiper. Yung mga nasa gilid, ginamitan lang namin ng serum oxide polishing. Kayo na nag-detail? Kami na, tinanggal namin yung lahat ng gas-gas. Tignan nyo kung gano'n. Ito talaga, papi, ang magandang, ang hindi nila naiintindihan kung gano'ng importante ang glass detailing, no? Oo. Oh, kasi parang, yung paint, given na yan. Okay, eh. Pero yung glass detailing, secret to, guys, oh. Ang laki ng pagbabago ng nagagawa nito. Kasi, yung paint mo, sabihin natin, makinis, no? Pero pagdating sa salamin, labo-labo. Alabo. Maraming mga tao. Maraming rain marks. Hindi pa rin titindig ng ganyan. Ito talaga, kasi makikita mo ito yung front, eh. Pag bago yung salamin mo, magmumukha talagang bago yung sasakyan. Walang gas-gas. Brand new kasi yan. Papi, curious lang ako. Ang Corolla natin is 3rd gen, tama? 3rd generation Toyota Corolla, apo. So, ang 1st gen, ito yung tsura niyan, guys. 2nd gen, mamaya ipa-vlog din natin. Mm-hmm. Tapos yung Corolla na small body is 6th gen, tama ba? Oo. So, para sa mga curious kayo, saan nagsimula ang Corolla na small body? Ito yan. Ito yung mga pero, papi, tito. Mga tito talaga mga ng Corolla. Pero ito, two-door. Two doors. May sedan din na ganito? Meron din. KE30 yata pangalan pag four doors siya. Okay. So ito, ano ang tawag sa kanya? KE35. KE35 Corolla. Corolla. Okay. SR actually tawag nila ito. Toyota SR. SR. Papi, curious ako, no? Sa mga 70s na kotse, yung mga color ba talaga nung labas sa kasa? Yellow, blue. I mean, matitindig talaga. Oh, yun talaga mga kulay nila. Yung single color lang siya, hindi siya metallic, wala mga kwan. Pero yung mga, alabaw, kasi ganito, bihira na siya lumabas sa mga, alabaw, sa labas, puro gray, black. Puro gray, white, silver, ganun eh, no?
Pero kadalasan, dati may blue pa, no? Super blue. May blue, may meron pang bronze, powder yellow, blue. Mga ganun. Ito, gold talaga ang kulay talaga nito. Sa papel, gold. Gold talaga. So, ito, kinuha namin yung kulay niya sa yung Porsche na RWB. Yung grills nito. Japanese yan na kuhan. Japanese na version. Ito yung mga, yung wide yung chin pops. Eh, yung mga sobrang bababa, no? Tignan nyo ito, guys, oh. Tsaka iba yung tindig ng classic car talaga. Ito yung classic vintage, no? Ito. Ito yung grill, oh. So, saan galing yung ganyang headlight? Actually, yan, nag-originate yan siya sa BMW na motor. Sa BM na motor. Kasi yung mga nabibili mo, may putol yung, kuhan? May putol sa gitna. Yung hindi siya continuous. Ayaw nga, no? Ayan, buo siya. Yung angel eyes ang tinatawag, no? May putol. So, yung may putol, yung budget meals. Oo, mga budget. Yung ganito, yung ito yung so, mga... So, syempre, hindi ganun mga buo siya. Ano yan, yun yung mga medyo may ano... may presyo. May presyo. Tsaka ba, saan nyo nabibili yung mga ganito? Ano ba, kasi brand new siya, no? Brand new siya. Saan nyo nabibili yung mga chrome na ganito? Meron sa, kuan, Thailand, Malaysia. Pero mostly yung mga parts ko, Australia. Kasi sa Australia, na ano kasi, nauso to dati. Tsaka ito yung nag-champion ng mga rally sa Australia. Ito yung mga ginagamit nila. Kaya ngayon, pag napunta ka ng Australia, marami ka pang mabibili mga brand new parts. Kaya lang problema lang, ano sila eh, left-hand drive eh. Ay, okay. Paano ginagawa yung ganun? Yung mga parts na left-hand drive, yun hindi namin kinukuha. Hindi magagamit. Hindi magagamit. O, yung iba, nako-convert mo naman. Except sa mga dashboard, eh, hindi mo talaga makapakinabangan. For sure, mahirap magbuo ng ganito. No? Oo, mahirap. Bakit mo tinahak yung ganung daan? Kasi ito yung, ano ko eh, first love ko na car. Nung nasa elementary pa lang ako. And then, promise ko rin sa AirPods ko na pag nagkaroon ako ng chance, bubuo talaga ako ng ganito. Kahit pakaano siya kaluma, ahanap talaga ako ng paraan. And then, pag start ko ng business ng auto detailing, ito yung pinaka nakita kong pinakamagandang model ba? Platform sa detailing shop. Kasi kung mga kotse na mga modelo, madali naman pagandahin, magandang linisan, madaling pakintabin. Pero pag nakakita sila ng ganito, 1970s, na-detail mo, napaganda mo, na-restore mo. So mas ka panipaniwala na marunong ko talaga mag-detail. Oo, tama, totoo naman. Oo. Kasi kadalasan yung mga pinopost ng mga ano modelo, parang basic na gawin nila. Basic na lang, inyayargan mo ng kuting, makintab na. Pero ito, talagang ginawa mo talaga ng paraan. At saka dito kasi, alam nila kung kano na ito katagal sa amin. Saka every day, every year, nakikita talaga nila sa show, nakikita nila na ginagamit ko. So, ibig sabihin, kahit pa kano kaluma kotse mo, basta marunong kang mag-alaga, and you go to the right place or the right detailer na mag-maintain, maganda talaga yung sasakyan. Pwede ba makita na yung makina nito? Oo. Ano ba yung tura ng... Ito, stock din talaga ito lahat? Oo, stock siya na 3KB, twin down. Ang Montana pa na nito, walang bezel, no? Oh, wala. Ang third generation, wala. Yung first at saka yung first gen na Corolla at saka second gen, meron siyang frame. Ang lakas mga sports car, no? Ito, frameless. Frameless. Parang ito yata yung panahon na sumabay siya sa Mustang. Kasi yung Mustang, frameless na rin. Doon yun! Ito yung 3KB na engine. Twin down siya. So, original pa rin lahat siya. Dalawang carb ups. Dalawang carb, opo. Ito ang kotse yung hindi kilala ang kalawang. Kasi kung titignan nyo guys, no, halos wala eh. Pero ano to, papi? Gano'ng nakatagal yung restoration na ganito? Yung pag-restore mismo, mula nung binuo namin siya, kasi binarbecue din namin ito eh. Barbecue sa tawag din eh. Inalaga mo sa rotisserie ba? Iniikot. Inabot lang siya ng 5 months, almost 6 months natapos namin. Pero yung pag-acquire namin ng mga parts, yung mga pyesa, it took us 7 years. 7 years? Bago makompleto. So bumili ka na ng mga pyesa nang wala pa yung kotse? Hindi, nandiyan na yung kotse. Ginagamit na namin, tapos ginagawa na namin ng paraan ano pwede namin baguhin. Like for your suspension, kailangan bang baguhin, o meron kami i-adjust. Ginagalaw na namin lahat yun. Habang kinukompleto namin yung mga parts sa mga kulang-kulang. So, yung mga basag namin ng mga taillight, pinapalitan lang namin ng mga replacement lang muna para lang magamit siya, ma-rehistro mo nung maayos, and then na-enjoy mo pa siya. Habang kinukompleto namin yung mga original tsaka mga brand new na parts. After nun, for the last 7 years, nabuo siya. Sabay-sabay namin siyang kinabit. Para pag naikabit mo, bago lahat. Brand new lahat. Yung kasi kadalasan, guys, no, kapag mga nagbubuo, mali nila, bumili sila brand new, kakabit nila. Pagdating ng isang brand new, luma na yung isa. No?
So parang piniyasa-piyasa mo lang din. Wala din, wala din. Hindi mo rin na-enjoy. Or good tip pala yung ganun. Oo, oh, ipunin mo muna lahat. Tsaka the best way talaga, pag magre-restore ka ng luma, i-inventaryo mo muna. Bago mo siya kunin, o bago mo siya bilhin, o bago mo siya simulan, inventaryo mo muna kung ano yung mga kulang na parts. Pag nalista mo na lahat ng kulang na parts, hanap ka naman ng paraan saan mo siya mabibili. Pag nakita mo na available siya sa market, saka mo siya umpisahan. Kasi mahirap yung magbuo ka ng sasakyan pagkatapos may kulang na parts. Hindi siya matutuloy kasi hindi mo may kabit kasi walang parts. Tigil na, no? Tigil na. So sa amin, kaya it took us only 5 months to 6 months na tapos siya. Kasi available na lahat ng parts eh. Kakabit mo na. Pero naisip ko lang, no, partida pa siya kasi nasa Mindanao tayo, no? So medyo Manila ka, medyo mas madali. Oh, mas madali. Kasi mostly din yung ibang parts na nakukuha ko sa Manila lang din. Marami kasi tayong mga kaibigan. Partida pala yung Pops, no? Para sa iyo. Oo, mas pabor kayo. Kasi ang banawin nandiyan lang. Papi, ang ganitong makina, ano siya, no? Kamusta yung, kasi syempre 70s pa yung laman loob. Kamusta yung ride ng ganito? Yung pagtakbo, hindi ba siya medyo sirain, gano'n? Hindi naman. Basta katulad nito, yung carburetor niya na twin side, pinalitan na namin ng brand new. Aisin pa rin na original siya. Pero brand new na siya. So yung carburetor na problema, hindi na namin i-set aside na yun kasi bago siya. Yun na naman magiging problema mo sa carb eh. Yung marumi siya. Mismong carburetor. Hindi maganda timpla. So pag napalitan mo siya, the rest okay na siya eh. Pero yung alabaw, yung katok ng makina, hindi siya naging gano'n, never. Ah, hindi. Kasi nung ginawa namin, nung ni-restore namin yung makina, pinalitan na namin lahat. Yung mga piston, yung mga piston ring. Kasama mo restore lahat. Sa buong makina? Oo, lahat. Inano talaga namin yung makina. In-overhaul talaga namin yung makina. Tapos yung kanyang cylinder head, pinalitan na namin. Kasi manipis na yung dati eh. So nagpalit na kami ng bago. Yung kasi magiging number one na problem mo eh. Yung cylinder head. Ito guys, yung mga ano old Toyota logos. Tingnan nyo naman. Hanggang sa ano? Head, no? Mm-hmm. At sa block pala. Sa block, mayroon din. Magulo lang ang wiring ng Toyota. Medyo normal na daw. Normal na sa kanila yan. No? Kahit anong gawin mo, wala. Ganyan talaga siya. Medyo may tumatawid daw dito. Oo, may tatawid talaga. Ito, ignition coil. Ignition coil yan. No? Nakalabas kasi mula din sa distribution. Hindi mo kasi distributor sa pala. Oo, distributor. Okay. Tapos ito, radiator hose ba ito, papi? Oo, sa US din namin ito nabili. Yung mga upgrade ng mga hose. So, personal ito, touch. Oh, para maganda sa car show. Pero ito, talagang stainless to. Sa US namin nabili. Tingnan nyo naman. Tsaka malinis guys, oh. Sabi mo, 70s pa to? 75? 78, yes. Hanggang engine bay, malinis eh. Papi, ano ang naging problema net? Tumirik na ba to? Or nag-overheat, gano'n? Oo, minsan, yung umpisa pa, nagkakaroon ka talaga ng anong problema kasi syempre nga, luma nga siya. Pero the more mo siya gagamitin, the more lumalabas yung problema. Na-address mo siya. Kumbaga, ito pala kulang, palitan, ito pala kulang. Pero every time na merong magiging problema, number one talaga solution, magpalit ka, wag na yung replacement, bago na lahat, ipalit mo, wag mo nang kumpunihin. Pwede pa rin, no? Kasi minsan, iba, hindi, pwede pa yan, ganito na lang gawin natin. Katulad nito, CDI na kasi ito eh. Dati platino yan eh. So nag-CDI na para hindi ka na mag-adjust-adjust pa. Medyo modelo na. No? Modelo na siya. And then ito, dati yung ano niya, naka-fan. Ito, naka-automatic na siya, radiator fan. So papi, ito may compressor. Oo, kinabitan na namin siya ng aircon para magamit. Kasi ginagamit talaga namin ito eh, para malamig. But, so question lang, Pops, dati hindi siya naka-aircon? Ah, walang aircon. So dati blower lang? Ganun? Blower lang siya. Pops, curious lang ako kasi never pa naman ako na never ako nakarating doon sa 70s, no? Nung dati, applicable ba talaga pag blower lang? Oo, tsaka hindi pa gaano marami siya sakyan noon eh. So pwede pa, hindi ka papawisan ganun? Hindi pa. Tsaka hindi ganyang katirik ng araw, no? Iba, init ngayon. Kailangan kami, na ng aircon talaga. Oo. Eh kami sa Cavite, naglalakad kami sa kasada, nagbabay kami, tanghalin tapat eh. Palag-palag. Okay hindi lang. Ka mangingitim, ganun? Hindi ka mangingitim, tsaka okay pa yung hangin. Eh ngayon, kahit na alas 9 pilang umaga, sobrang init. Init na, no? Pwede ba tayo pumunta sa interior? Silipin natin. Bago natin ituloy ang ating video, gusto ko muna i-announce sa inyo na favorite nating betting site, which is 1xBet, is meron na silang application sa inyong Android and sa inyong iPhone. Meron na sila sa App Store and sa inyong Play Store para sa inyong mga phone. Kasi dati guys, website lang sila nag-operate. Ngayon, may sarili silang application sa phone. Tsaka maganda rito, dahil syempre, meron na silang App Store, meron na silang mismong application sa phone, makakapag-deposit na kayo using your GCash account. So, syempre, sa time natin ngayon, lahat na tayo meron GCash. So, mas pinatali ng 1xBet yung pagbe-bet natin sa mga laro. So, paano nga ba ito?
i-download yung 1xBet, guys. So, syempre, search mo lang sa App Store or sa Play Store mo, 1xBet, tapos lalabas na yun. Ang maganda dito sa 1xBet, kapag new player ka pa lang, pwede mo gamitin yung promo code natin, RichPotato, lagi mo lang mamaya, papakita ko sa inyo kung paano gumagana. And again, guys, $100 to, hindi to, 100 pesos lang, dollars ang pinag-uusapan natin. Click nyo lang yung link nasa baba, comment section down below, or nasa description, tapos mapupunta kayo sa page na to. So, tara! So napakadali lang mag-register dito, guys. Siyempre, click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung Rich Potato na code. Siyempre, $100 yan, guys, na bonus. Di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre, kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre, meron dito yung football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At siyempre, yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. Pwede ba tayo pumunta sa interior? Silipin natin. Sumagad ka rito, hindi siya mag-overload sa likod. Hindi papangit ka doon. Papi, yung mga sidings, stuck din to. Oo, oh, stuck yan. Pero dalawang, ano yan eh. Ang original talaga niya, nasa bahay. Pero ito, original din, binili ko. Kasi binutasan namin. Para malagyan ng speaker. Asahin naman kung butasan yung original. Yung orig, oh. Pero ganyan din ang itsura ng orig. Hmm. Same pa din. Papi, curious lang ako, no? Nung 70s ba, nakakatsaka yung mga tao talaga sa likod? Oo. Nakakasakay kasi ito, parehan ito. Malawang naman to siya eh. Pag tinupi mo, tapos... Pero na-adjust yung... Ah, nalalayo. Malaki, malawang. Di ba? Malaki ng space niya pag papasok ka. Malaki siguro tapos, sa ano. Tapos ito naman, nabubuksan naman. Ay, pucho! Ang lupit! May ganun! Kaya pag binuksan mo siya parehas, yung glass niya, buo siya na open. Kaya maganda sa tingnan. Para siyang Mustang. No? May ano pala doon. Tapos dito, ano itong mga to? Speakers din. Alagayan. Alagayan. Tapos ito. Ito yung pinaka, holder nung in between sa dalawang glass. Kaya may chrome, matigas. Ito yung nag-hold. Oo nga, no? Papi, sa mga, sa second gen mo na Corolla, meron din nun. Sa second gen, meron din siya. Kaya lang, fix. Ay, hindi nawawala yung gitna? Hindi na walang gitna. Tapos ito, hindi mo na ibababa. Na-open mo naman palabas. Kasi nga, second generation siya. So, pagdating ng third, yun, medyo nabago. Tapos yung gas cap nito, nasa taas. Oo, mostly lahat nasa taas. Kadalasan, papi, yung mga bago nasa ano eh? Nasa baba. May takip, no? Yes. Tapos yung disuse. Tapos pag urig siya na gas cap, yung key cylinder mo sa manibela, tsaka susi nito, isa lang. Which is ito. So, using the same key. Kaya yung iba, sabi ni iba, bakit ko daw hindi pinalitan yung ganito ko na meron naman nabibiling brand new. Kasi pag bumili ka ng brand new nito, iba yung susi. Ah, so, iba na naman susi doon. Ang dami ko ng susi. Tsaka hindi siya magiging stock na rig kasi iba-iba susi. Iba-iba, no? So, ang susi mo, isa lang, isang piraso lang? Isa lang para sa lahat. Sa pinto, dito sa gas, sa likod, tsaka dito sa pinakalikod. Sa trunk din? Isa lang din, no? Okay. Original siya lahat. Quick tour lang guys, so para makita nyo yung driver side. Hindi ba siya sports car nung araw? Oh, ito yung pinaka sports car dati. Ah, so sports car na to. Ito na yung sports car dati. Basta mga two doors. Ganda ng ano, hindi siya ano, 70s. Babs, hindi siya alam mo yung parang minadali gawin, no? Ah. Hindi siya parang alam mo pinagtuunan siya ng pansin doon. Custom made. Sige, papi, no. At before magkaroon ng speakers, maluwag siya. Oh, maluwag siya. Pero ngayon naman siya. Medyo naano na siya kasi nilagyan na namin ng sound system. Kicker. Focal yun, kicker, focal. Focal yung front, focal yung sa rear, then kicker siya.
Then Alpine lahat ng amplifier niya. Ito yung ating 1972 Toyota Corolla Sprinter. KE25. Ayun. So ito i-review natin ngayon, guys. Mas luma pa sa kanina, Pops. Mas luma siya. 72? 72, yes. 72. So this is 51 years old. 51? 50 years old na to.